At marami milyon para kay Coach Dizzy D! Grabe! Magaling naman si Manay! Grabe! Panyo! Kailangan nyo panyo! Mag-ready na po lang na po! Happy morning! Pahina! Gutom na po ba? Yes! Gutom na, no? Happy morning po sa lahat. Ano po? Gutom man ang lahat, pero nilipas din yan. Ano po? Mamaya po, ano, si apply ninyo, magpapakain. Ano? Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Ma'am Daisy Dean. Ano po? Si Team Cho po ng ano, One of the... Wow! Ayaw ko lang po umiti kasi yung ilong ko po ay na-flat. Ano? Marami po kasi kaming kalabaw sa bahay, sa probinsya, no? Ako po ay Tubong Bicol. Kaya sa mga Tubong Bicol dyan, mga gayon at sin mga gopito. Siyempre, gusto po mga pasalamat unang-una sa Panginoong Diyos kasi siya po ang dahilan ng lahat ng mayroon po tayo ngayon dito. Dinala po tayo ngayon naligtas dito. Palapakan po natin siya. Pangalawa po sa ating mahal na chairman, ano po, wala po tayo dito kung hindi dahil sa kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na chairman, Marvin Baro. Pangalawa at pangatlo po, nagpapasalamat po ako sa taong anghel ng buhay ko. Ano po, walang iba kundi ang aking upline, ang aking direct upline, Coach Marie Chris Maiza. Siyempre, nagpapasalamat po ako kay BP Mami James at Daddy Robin, si ating ano, OM, si Ma'am April Sierra, ano po. At syempre, yung opportunity na nagbigay po sa akin dito na makapagsalita sa inyo, sa harap ninyo, ano po, ang aking mahal na upline, ang ating Pinolong Infinity, Pinolong Infinity Ghost Lester Reyes. Thank you po upline sa opportunity na makapagsalita sa inyo sa harap na to, ano po. By the way po, parang kailan lang, ano po, dati nandiyan lang po ako sa harap ninyo. May dalang notebook, nagsusulat, minsan po nakasalampak pa po kami sa harap. Ngayon po, andito na ako sa harap nyo. Walang iyakan, ano po? Sabi daw po, pag hindi daw po iyakin, hindi daw po extreme, ano po, sabi nga, copy apply lang po tayo, ano? Ang aking apply na iiyakin, ganun din si apply ni Daisy. Kasi pag hindi po ako iiyakin, hindi po ako si Daisy Dean. Ano po? Ang background ko po ay dicer. Ano po? 14 years na dicer. Na nangarap na yumaman, pero sa dicer hindi nakuha. Dati po itong opti, ayaw ko po talaga. Negative. Opti-opti na yan. Naku, iskamin lang ako niyan. Pero si apply Marie Chris, hindi po siya tumigil. Mga 5 months na kinulit po ako. Pero siya yung tao na sabi nga, lahat tayo may mga anghel ng buhay natin. So lahat po tayo nandito may purpose. Tama po. Kaya ikaw po, sabi mo sa sarili mo, may purpose ako. lahat naman po tayo dumaan sa hirap. Ano po? Lahat tayo dumaan sa struggle. Ano po? Kumbaga po, may kanya-kanya tayong kwento ng buhay. Pero yung kwento na yun, yun na lang ang babalikan mo pagdating ng hawak mo na yung success mo. Way back po, 2017, dati, ang payaman po, 3 lang kami. May isa pang acne, si Sir Agot. Ang natitira na lang, si Ma'am Layla at ako. Pag sinabi ni upline, payam, asan yung team ko? Sasabihin niya, ay isa-isa yung lahat ng sub-team niya. Pag dumating sa akin, payaman. Payaman! Wala po ang palakpak, wala kami ng Layla. So ito pa, pag may mom, after ng ganito po na training, di, lahat sila tornado, falcon, unstoppable, ang team payaman, wala akong imamam. Nauwi na lahat. Ano po? Nauwi na lang. Wala pa lang umaten. Ako pa lang din. Tapos Ma'am Layla. Kami po yung talagang nag-iisa. So bakit po? Ang hirap po nung nagsimula kami. Yung mga kasamahan po namin dito is nagtatrabaho.
Mahirap po ang part-time, pero nasa sa'yo po yan. Kasi ako po dito, gusto kong matuto. Minsan kinikwento ko po, kaya yan, no, tatanong ko si Upline, Upline, kailan ko pa ako tuturuan kung paano gawin si Opti? Ang tanong sa akin, ang sabi niya sa akin, mag-training ka. Ay ko baka si Upline kaya, bakit hindi ako tinuturuan ito? Training, yun pala talaga. Sa training natin matututunan lahat. Ano po? Kaya kami noon, sabi daw, apat na notebook ang ano namin, kailangan may apat na notebook ka. Mayroon kang OPP, mayroon ka pong sa IPT, sa ONDO, sa special training. Iba-iba po yung notebook na yan. Kaya kami po, yung mga kasamahan ko po yan ng pillars, 2017, nag-uunahan po kami dyan sa harap. Yung hindi, ayaw po sa likod, nandito po yan sa harap, sa salampak. Pero ngayon, wala akong nakikita na kasalampak, ano po. Pero kasi po, malaki na po yung office natin, hindi ka kagaya po dati. Kumbaga po ay, ang laki na po ng improvement. Ano po, ako po dati, pag pinapatayo ako dito sa harap, naiyak na, wala nang sinabi. Bakit? Nakita ko yung maraming tao, nangangatok na yung tuhod ko. Nag-blackout na lang ang sasabihin ko. Pero ngayon po, grabe po. Yung training pala po na sinasabi ni Upline na atinan natin, doon po tayo matututo. Doon tayo mahuhubog kung paano tayo magiging matatag sa buhay. Alam niyo po, hindi lang sa pag-opti yung natutunan ko sa mga trainings. Bakit po? Ako po ay duwag sa mga problema. Kasi ako po ay, para po sa kalaman ng lahat, ako po ay breadwinner. Isa po ako sa panganay, sa mga limang magkakapatid. Ang papa ko po ay seaman. Ano po, seaman? Dapat mayaman kay Ma'am Daisy. Hindi po, sa Tagalog, mangingisda! Ang mama ko po, wife, housewife, kumbaga po, ako na po yung tumatay yung panganay, syempre, ako po ang pag walang pamahol yung kapatid ko, ako po yung nagdidilihin siya sa probinsya. Naranasan ko po dati, hindi ko po naranasan maging bata, kasi bakit? Sa murang edad ko po, sa dagat, ang kasi namin, bahay po namin, sa harap ng dagat, imbis na maglaro po ako, doon po namin nahuhuli yung bangos, yung bangos sa maliliit. Alam niyo po, habang naliligo po ako, naghanap buhay ako. Pag ahon ko po, may kita po ako. Tapos nung nag-high school po ako, bali po ako ay nagtitinda po ng, so di ba po may THA, may tinda-tinda tayo. Pag sinabi po sa bahay, ay ma, hindi pwedeng utangin yan kasi sa school namin yan. Ay pag-utang mama ko, may tubo. Tapos mama ko kasi, pag nagtitinda ng isda, ang ginagawa niya, pupunta ng bayan, niya po yung mga palimasa ni Papa. Ang nagawin ko, ma, bilhan mo na ako ng panindya ko sa school. Eh, di sabi ko, tipid na ako sa pamasahe, hindi na ako mamamasahe. Ang sunod po, sa school naman po, sasabihin ko, kay mama yan, kasi para hindi utangin ng mga klase. Diba po, wise? Kaya kumbaga po, doon ko po na-adapt yung pagiging negosyante bata pa. Kaya nung nakilala ko po si Juan Opti, ang inaalok sa akin dito, negosyo. Pero sa kapala, mayroon po akong dahilan kung ba't ayaw kong siyang gawin. Kasi nung nagkaroon po ako ng sakit, dahil nag-alok po sa akin negosyo, stress po ako. Hindi ko siya inaano. Anong point ko po, maaaring kayo po ngayon, may mga prospect po kayo na hindi pa nag-join sa inyo. Prospect nyo na alam nyo gusto nyo makasama dito na magpapalaki ng network mo, alam nyo po, payo mo sa inyo, huwag nyo pong sukuan. Ano po, huwag nyo pong i-block. Mamaya, chinat nyo, galit na galit ka. Dami ko ng offer sa'yo na, ako na nga magpapahiram sa'yo ng dosa, para ibinta mo, para ibalik mo sa akin ang 388. Diba? Kami nga noon, nag-utang pa. Diba? Ayaw pa yung mag-join. Kasi po, may mga tamang panahon ng yung pag-join dito. May mga tamang panahon na sasali dito. Ano po, bakit ikaw po, gaano ka kahirap pasalihin ang upline mo? Ano ganyan yung sarili mo? Yan lang po. Kumbaga po ako dito po, sabi ko nga po, bakit ako nandito sa Opti? Panangin mo sarili mo. Sa akin po kasi, second life ko na po ang binigay ni Opti. Meron akong mission sa buhay.
ano po, na makatulong. Makatulong tayo sa tao. Puso muna bago piso. Kasi bakit ako po dito nagresulta 3 years? Eh bakit yung iba, 1 month, 2 months, 3 months, wala pang resulta, gusto na mag-quit? Ano? Apply! Hirap na hirap na ako sa buhay ko! Wala na kang panggatas, wala na kang pambayad sa bahay! Diyos ko po. Totoo naman po. Alam niyo po, lahat ng problema sa atin, binibigayan may, ano, may dahilan. Gumawa ka ng paraan. Kasi bakit? Hindi ko kinakahiya noon na nagsisimula ko dito, nagtitinda po ako ng daing. Nagtitinda po ako ng pabango. Sabi nga sa akin, Ma'am DC, malaman ko yun 11. Bakit? Ayaw ko pong ano, ayaw ko pong mamamahin po ako sa pag-opti. Sino po yung naulak-nalok ko dyan ng ano, ng daing? Kahit ma... Alam niyo po, nagdadaing po ako kahit hindi naman ako marunong magdaing. Kasi bakit gusto kong kumita, makatipid po ang aming gas. Dapat ganun din po kayo. Huwag niyong hayaan na wala kayong gagawin para tumigil kay Opti. Tama eh. Alam niyo po, nagdadaing ako. Masabihin nila kasi hindi siguro masarap. Ma'am Daisy, ang sarap! Maalat kasi. Alam, sila apply, nagre-reklamo yan. Kasi bakit? Hindi sila makahingi sa akin eh. Ma'am Daisy, ang kotse ko amoy ano na, amoy daing na. Ano po? Sila Coach Ricky, sila Apple Lester, Apple Marie Chris. Hindi pa ako gumagawa ng daing nang hindi pa na order. Baka gayahin niyo ako ha. Ano point ko po? Huwag kayo pong tumigil. Gumawa kayo ng paraan para hindi kayo tumigil kay Opti. Kasi bakit po? Si Opti ang magbibigay ng lahat ng pinapangarap mo sa buhay. Bali po, alam niyo po, si Opti po, hindi man ako tapos ng pag-aaral. Ako po ay high school graduate. Pero, yung binigay sa akin ni Opti, para na po akong nakagraduate ng masteral. Yun, no? Kasi bakit po? Eh, ako ay nagsasalita na ngayon, hindi na ako utal-utal. Yun po. Wala ka lang English. Sabi ko nga, hindi na mapasihan ng pagiging matalino yung hindi ka marunong mag-English. At least nakaka-intindi tayo. Ano po? Pero balang araw, ibibigay ni Opti ang pag-aaral ko! may share ko lang po. mga anak ko pala, mga timpani dyan, ano? salamat po sa Team Payaman. Hindi ko pala mabanggit. At syempre, salamat po sa aking ano, sa aking ex-boyfriend. Ang aking Derek Ramsey ng buhay ko. Kaway-kaway naman dyan. Tumayo ka naman dyan. Baby loves. Alam niyo po ba? Mamaya na. Oy, sandali lang. Oy, Baby Loves, tawag ka! Baby Loves! Apply, pinapahiya niya po ako! Oo. Oh, mapapahiya na si Ma'am Daisy dito. Ayan. Pwede ba natin papuntahin si Baby Loves? Yan! Ano ang request ninyo kay Baby Loves? Ano? Agis na, agis! 1, 2, ups! Hindi eh, mali. Ay, balik dito, balik. Balik. Okay, ano apply? Balik! Okay. Isa pa. 1, 2, 3! Kahiyang pa, pakikod ko yan. Alam niyo po ba, ano, si Opti kasi ginagawa ko na siya part-time. Nung time po na yun, ang asawa kayo nasa abroad. Marami nang sabi po sa akin, bakit Ma'am Daisy, abroad na ang asawa mo, bakit ginagawa pa ng Opti, nagkukumuhog ka pa rin na gawin. Kasi ako po dati, ang bag ko, shoulder bag. Nung Optimians na po ako, napsak, nakalala po si Dora. lahat po ng product ni Opti lang doon na. Ngayon po, sabi, at dami mo namang mga bitbit na mga paninda. Eh, ang asawa mo na sa abroad. Alam niyo po, ang sabi ko lang, ang asawa ko, nagsasakripisyo sa abroad.
nagsasakripisyo siya para gumanda ang buhay namin. So sabayan ko na. Kasi ayaw kong mangyari na habang buhay siya nasa abroad. Mahirap po kayang malamig ang gabi, wala kang kayakap. Yun pala ang dahilan. Hindi po, may dahilan po. Kumbaga po eh, sabayan mo yung asawa mo na nagsasakripisyo doon. Sa ngayon pa lang, hindi dapat ikaw ang asawa na nag-asa ka lang ng padala ng asawa mo. Kasi, sino po dyan ang asawa ay abroad? Sino po? 1, 2, nahiya pa yung iba? Saludo po ako sa inyo. Ay, yung iba na naglaho na, ano? Nag-abroad na sa makabilang bahay na, ano? Alam niyo po, saludo po ako sa tao na kahit na nasa abroad po ang asawa, andito, nagsasakripisyo. Kasi bakit po, hindi porket abroad po ang asawa niyo, maganda na po ang buhay nila doon. Ano po, kung ano yung sakripisyo na ginagawa natin dito kay Opti, mas mahirap sila doon. So ang ano ko sa inyo, ang challenge ko sa inyo, panggigilan niyong gawin si Juan Opti para mapauwi niyo agad yung asawa niyo dito. Talapakan niyo po yung sarili niyo. At ako po bilang asawa, nag-iisa lang po ang anak ko. Isang lalaki, alam niyo po, na-realize ko bakit kaya po ay ang asawa ko ay nasa abroad, di ba? Ang anak ko po ay lalaki. Dumating po sa point ng asa, ang anak ko po ay tutuli. Ngayon po, hindi po na natuli ang anak ko kasi ako ang kasama. Bali po ay sabi ko, ang hirap palang maging nanay at tatay. Ano po? Kasi yung anak mo lalaki, nahihiya siya na makikita ng nanay na tinutuli siya. Alam niyo po, hinintay ko pang asawa ko na dumating, saka siya natuli. Lumabay yung tatay. Lumabay na daw pang asawa ko. Lumabay yung tatay. Bali po ay ang ano naman natin ang pag-opti po ay hindi po dapat hindi nyo gawing komplikado. Nakalay. Dapat masaya ka lang. Nakalay. Enjoy nyo lang yung journey nyo. Ay, nakalay po. Sorry naman po. Bali po ay bakit ko na kayo kwento sa inyo? Maring mo ang buhay ko, ang kwento ko, pwede nyo po makakuha po kayo ng inspiration doon. Ano po? Bali po sa pag-opti ko, along na the way na ginagawa ko siya ng part-time, may mga tao po na sabi sa akin, Ma'am Daisy, kasi 2 years na po ako mahigit, wala pa po akong resulta. Ma'am Daisy, asa na po yung kotse mo? Sabi mo, payaman ka. Siyempre, masakit po yun sa atin bilang optim yan. Sabi ko, kuya naman, hintayin mo naman. Ginagawa ko yung sasakyan ko. Nung sa trabaho ko nga, 14 years, kahit nga bike, agulong ng bike, wala ako Sabi ko, hintay-hintay na lang kuya, ginagawa pa yung sasakyan ko. Sabi niya, sasali ako dyan, pag may sasakyan ka na, dito na. Karoon ako ng sasakyan, kuya, may sasakyan na ako. Nauna ka na kasi. Kayo na lang. Tama o tama, tama? Sino yung may mga prospect na ganon? Alam niyo po, huwag po kayo panghinaan ng loob. Marami po mag-ano po sa atin dito, mag-discourage. Ultimo pamilya natin. Ultimo kung ikaw nangungupahan, ultimo vibe po ng bahay nyo, kasera. Kasi bakit ako po naranasan ko sa kasera? Kasi nung kasagsagan po ng pandemic, bawal po magpapasok ng tao sa bahay. Alam nyo po, para makapag-opti po ako, ang team ko po, isa-isa po yung pumapanhik. Ngayon po, ang sikreto po na para hindi kayo makita ng may-ari ng bahay, lahat ng chinela, sapatos, ipapasok sa loob. Nakasarado po ang bahay namin, yung bintana. Nagkasalita po kami, bulungan. bakit ba? Nag-uupti kami, ano pakialam niya? Anong point ko po? Dapat, ang katwiran niyo sa buhay, kahit isa ko pa kayo, sino pa humad lang sa inyo, dapat magtuloy-tuloy kayo kay Opti! Hindi yung nag-uupti ka. May Opti paper bag ka, nilagay mo pa yung products doon sa bag mo para hindi makita nag-uupti ka. Kasi, kadiri, nag-optik-optik. Sino po yan ang tawag ko sa Opti ay optik-optik? Yung mga negative natin, mga kapitbahay, Alam niyo po, umalis na lang po kami sa bahay po namin.
ang mga kapitbahay ko ay hindi bumili kahit isang bote ng Opti Juice. Alam niyo, pasalamatan niyo yung mga kapitbahay niyo na nandito kayo kasama niyo sa Opti! Alam niyo po, wag na po kayo susuko sa buhay. Alam niyo, kung tayo po ay magkwentuhan ng hirap ng buhay na pinagdaanan, baka timba ng luha po ang maipon ko sa pagkwento ko sa inyo. Pero ganun pa man ipaglaban nyo. Lahat ng sakripisyo nyo, lahat ng hirap nyo sa buhay, gawin nyo po yung motivasyon para magtagumpay. Dapat ikaw, kung ikaw ang inaasahan sa pamilya mo, ikaw ang breadwinner ng pamilya mo, dapat ikaw ang tulay para putulin ang kahirapan. Alam nyo po, nagpapasalamat po kay La Upline, si Upline Lester, Upline Maritis, Coach Gab, lahat po ng top uplines ng Spartans, lahat po ng team ko, top uplines Payaman, lahat po ng crossline ko, nagsisimula ako dito, wala akong team. Sila po ang kasakasama ko. Dati po, nag-apply rin kami. Dati, ang pagkailang namin, pag nakakabinta po kami ng 2 sachet, 3 sachet, noodles. Si Ma'am Didit po, saksi po yan sa amin kung paano po kami nagsimula kay Upti. Si Ma'am Didit, siya po ang itatat namin ni Sir Gelo, ni Ma'am Shama, ni Sir Fredo, nila Ma'am Ann. Lahat po ng crossline, hindi ko na banggit, hindi ko na po isa-isa eh. Alam niyo po, sila, siya po ang saksi, minsan po ang kinakain namin. Pagka nakabenta po kami ng isang juice, medyo masarap may isang potahe. Pero po pag may ano po, pero pag kapilang lahat, noodles at swerte na po may sardinas. Pero alam niyo po ngayon, babalikan na lang namin, nalampasan natin yung ganung buhay. Ano po, masaya po, ano po. Kasi bakit, nagtsala ka kasi, nagtuloy-tuloy ka kasi. Huwag mo lang papansinin yung hirap mo ngayon, yung sakripisyo ngayon. Kasi bakit, lahat ng nandito ngayon nagsakripisyo. Kaya palakpakan niyo ang sarili niyo. Yung iba dyan, iniwan yung anak, susunduin pa sa school. Yung iba dyan, nag-absent pa sa trabaho. Yung iba dyan, nag-leave pa. Yung iba dyan, may pamilya na may sakit iniwan. Anong point ko? Dahil yes, upline attitude kayo. Palakpakan niyo po yan. Ako po dito, dati sinson lang ako sa messenger. Sinson lang pag sinabi na upline training. Pag may training, drop everything. Ako po, thumbs up lang dati. Pero alam niyo po, sabi na upline, may libre akong pakape. Lahat sila pupunta, lahat ako din pupunta. Pero alam niyo po, palakpakan niyo ang sarili niyo kasi may kape o wala, nandito kayo. Wala pa mga kain-kain yan. Mga gutom pa yan. Ano po, ako dito, nakadikit lang ako kay upline. Lahat po ng, sa grupo ko po, si upline po ang kausap ko. Kung mula mo na kay upline Maricris, si upline Coach Maricris, pag wala po siya, tasok po ako kay upline Coach Lester. Pag wala po siya, upline Coach Gab. Lahat po yung tatlo na yan, kinukulit ko. Kasi bakit? Eh, gusto kong matuto eh. Minsan pumunta ako kay upline sa bahay nila. Upline, ituro mo sa akin ng infinity kung paano yan gawin. Yan po. Siyempre, gusto kong matuto eh. Kasi gusto kong magkaroon ng resulta dito sa pag-opti. Dapat ganun din kayo. Dapat kulitin nyo yung upline nyo. Dapat tumikit kayo kay upline nyo. Huwag kayong papayag na porket alam nyo na hindi na kayo pupunan, hindi na po kayo lapit kay upline. Kasi si upline, may alam yan na hindi nyo pa alam. Ano po? Hindi porket ako po kasi new blood. Marami po dito, mga networker na, maaaring kayo pa yung may alam na po sa ganitong industriya. Pero sabi nga, dapat yes, upline attitude ka pa din at humble. Kung nagpasok ka dito kay Opti, tanggalin mo lahat ng alam mo. Dapat always humble down ka. Ano po? Kasi pag humble down ka, yung blessing sa'yo, ibubuhos ni Lord. Tama po. Wala pa kayo po ang sarili. At alam niyo po, lahat po ng mayroon, ngayon, yung mayayaman na po ba? Maring dito po, hindi lahat mahirap. Mayroon pong mga mayayaman na. Pero bakit andito sila? Kaya alam niyo, inspiration ko dun po sila. Kasi sila nga na mayroon na, nag-opti pa. Ano po? Eh tayo pa kaya ng mga mahirap? Dapat ipaglaban nyo ang pangarap nyo. Kasi ako dito po naranasan ko na ipakausap sa pamilya namin. Yung may kaya po,
si Papa po kasi is against po sa akin sa pag-opti. Lalo na nalaman po na magre-resign ako. Kasi iniisip nila, pag ako nag-resign, mawawala na po sila ng sustento. Tama. Eh sabi daw kasi ang opti, hindi pa, wala pang ano, kasiguraduhan. Ang trabaho daw, maglugaw-lugaw ka lang doon sa pag-licer, tapos na mag-ano, mag-refill, pasahod ka na. Tama. Lalo pag sa mga matagal na, totoo naman po yun. Pero alam niyo po, na-realize ko ng pandemic, wala palang kasiguraduhan ng trabaho. Kasi bakit? Marami pong malaking kumpanya ang nagsara po ng pandemic. Ano po? Buti na lang, nasa one-off tayo! Grabe. Alam niyo po, yung kasalsalan ng opti, lalo po tayong lumaki. Anong point ko? Kung ako po ay wala sa opti, siguro isa po ako sa na-layoff or nawala ng trabaho. Pasalamatan niyo din po na nandito kayo. Itong paghihirap nyo, sakripisyo ngayon na nandito po kayo, hindi po yan panghabang buhay. Pansamantala lang po yan. Kung nasa sakripisyo kayo ngayon, alam niyo po, kung gaano kalaki ang sakripisyo nyo, yun din po ang blessing na darating po sa inyo. Ayoko pong umiyak, ano. Alam niyo po, alam niyo po, bago po kami pumunta dito, yung kapatid ko ay nasa ospital. Manganak po siya. Ngayon, mga anak po, pina-admit ko lang. Ngayon po, tumatawag po, emergency na po. So bakit? Mauna po yung inunan, sisaryan na daw po. Sabi ko, isisaryan na po. Kasi bakit? Buhay po yan eh. Ano po ang point ko? Kung hindi ako yes upline kay upline Coach Lester, wala ako dito sa harap nyo. Siyempre po, bilang leader po, dapat ano ka pa, hindi, anong po yung emotion mo? Hindi makikita ng tao na may pinagdadaanan kang problema. Kaya kung ikaw po may problema po ngayon, ipag-pray mo lang, ang Diyos na po ang bahala niya. Ano po, palapakan natin po ang Diyos. Kahit po successful na po ang tao, marami pa rin pong problema. Kaya ikaw na may problema ngayon, baka pang-sign lang po ang problema mo, akala mo, wala ka ng pag-asa sa buhay. Yung iba nga po, ngayon po, may mga cancer. Ano po, inaano po yung buhay nila, inaagaw buhay. Ikaw, nakumpleto ang anong parts mo lang ng sakit, swerte mo na nandito pa. Kaya ngayon pala, pasalamatan mo na ikaw, kahit na maraming problema, wala kang sakit na kinakaharap ngayon. Palakpakan niyo po. Kumbaga po eh, sa pag-opti natin talaga susubukin dito. Hirap na hirap ka, idadapa ka pa masyado. Yung tipong bibitaw ka na, pero pilit ka pa rin niyang ibabaon. Kasi bakit? Hinahanda ka nga kasi sa pag-ano mo, paghawak mo na malaking grupo. Kasi kung hindi ka dito matatag, talaga mag-ano, tutuloy, ano ka po, titigil ka. Pero dito kasi imumuli tayo na maging mabuting tao, maging matatag. Kasi bakit? Pag mabuting tao ka na, ibibigay na sa iyo ni Lord ang mga tamang tao na makakasama mo sa pag-uupti mo. Ang lagi kong payo sa inyo, kahit yumaman man kayo, lahat ng team ko, kahit payaman tayo, maging ano tayo, humble down lagi. Ano po? Lagi niyo pong pabalikan kung sino ang tao na dahilan kung bakit nandyan ka. Wala ka dyan kung wala hindi dahil. Ano po, pasalamatan mo lagi ang tao na nagdala sa iyo. Sino po ang mga kasama na nandyan, kasama ng upline? Yung downline, pasalamatan niyo po ang upline niyo. Pakisabi, I love you upline! Upline ko, Mari Chris, upline ko, Gab, upline ko, Lester, I love you po. I love you too. At syempre, pasalamatan din po natin ang ating mga crossline. Wala po tayong grupo kung hindi dahil sa kanila. I love you, crossline! Grabe po, no? Ang sarap mag-opti. Ano? Kung ikaw po ay nag-iisa sa isang pamilya, ngayon po ay ito na po yung pamilya mo. Ano po? Ang saya-saya po. Ano po? Pali po, natutulan ulit sa kayo, opti po.
maging yes, ano, may yes apply yung attitude ka lagi. Kung gusto mo magka-resulta, sumunod ka lagi kay upline mo. Ano po, wala pong ituturo si upline ng ikakalit mo. Kasi ako po dito, inspiration ko sila. Hindi ko man sila mahigitan, pero yung pinagdaanan nila, madadaanan ko din. Dapat ganun din kayo. Kung anong resulta nila, kahit naunaman sila, pero masusundan din naman natin sila. Kaya dapat, huwag kong bumago ang attitude mo. Dapat always, yes, upline. Kahit busy ka, kahit ano pang ginagawa mo, pag sinabi ng upline, sunod ka lang. Kasi bakit? Ikaw naman ang titira sa bahay mo pag nakuha mo na yan. Ikaw naman ang sasakay sa sasakyan mo at pamilya mo kapag hawak mo na ang susi mo. Tama. Ikaw naman ang mag-ano po ng mga travel mo, free travel, kasama ng pamilya mo. Ano po, ikaw naman mag-enjoy kasama ng pamilya mo. Kaya okay lang po na mag-sakripisyo ka ngayon. Sumunod ka muna sa upline mo. Ano po, sana po sa mga susunod po ng training, andito po kayo. At huwag kayong papayag na ikaw lang. Kailangan may left and right ka na pong kasama. Tama. Ano po? Yan lang po, ako po ay ano, nagpapasalamat sa aking team, Team Payaman. Payaman po kami, ano po? At syempre, thank you po kay ano, Coach Chadi, kay Idol Coach Ricky, kay Upline Coach Lester. Isang privilege po na ako po ay natasa na mag-share po sa inyo. At thank you po sa aking mahal na Upline Coach Maricris Maisa, Coach Jaime. At sa lahat po ng mga anak ko po, Crossline ko, Extreme Family, Infinity Family, Spartans Family, lahat po ng Team Payaman Top Uplines, lahat po ng aking Crossline, thank you so much po at maraming salamat po.